Tingnan at susuriin pa rin ng partido ano ang batayan ng kanilang pwedeng pagsanib o pakikiisa. Ito man ay maging temporary para sa 2025 or magiging long-term. Binabantayan ito at tinitingnan ng Liberal Party sa anong issues. Sa aking pagtingin, may mga issues yung administrasyon na sa pagtingin ng LP ay pabor din, nagbebenepisyo sa kanila. Halimbawa, yung release ni Senator Leyla de Lima happens under the present administration, di ba? So isang malaking parang positive factor yan para sa LP, yung tingin, yung pagkakahawig ng kanilang posisyon at pagtingin sa isang doon sa West Philippine Sea issues, yung sovereignty issues, at the same time yung pagtawid sa ibang bansa upang magkaroon ng kooperasyon. That's a very liberal agenda. Hindi yung parang dati, nakaraang administrasyon, nakakulong lang tayo sa sarili natin at kausap natin ang China. Pero sa pagkakataong ito, under the present administration, beyond China in fact, nag-extend ng kamay ang administrasyon para tingnan yung mas malapad na unity sa ilang bansa na pwedeng makakuha, magbigay ng suporta para sa usapin natin sa West Philippine Sea. So sa aking palagay, ano ito, no? Yung pagpapakawala sa ilang prisoners na under the present administration ay isang liberal move rather than panggigipit sa karapatang pantao at yung pagkakaiba ng political perspective. That's a very liberal view, no?